for 5 years, walang natira sa kanila. Okay? So, ito pong istorya na to sa ating lahat ng mga OFW, may panahon pa para tapusin natin. Okay? Change your story. From here, let's go here. Okay? So, eto dapat ang maging story natin. Lahat ng mga OFW, lalo kung follower kita, sa dami ng mga vlogs na inihandog ko po sa inyo. So, dapat... Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi Disunga from Rockstar Technologies Incorporated. And of course, IMG Rockstar and SMDC Rockstar. Yan. So, para sa lahat mga gusto magkaroon ng condo, mga OFW dito sa Pilipinas, you can avail sa SMDC. We can help you, okay? Mag-message ka lang sa personal FB ko, okay? Alright, so magandang umaga sa atin lahat. Itong vlog na to ay para sa lahat ng mga OFW, sa lahat ng mga followers ni Rockstar. So, pwede niyo po itong i-share din sa ibang OFW na hindi ko follower, pero kaibigan nyo, close to your heart, okay? Alright, so pag-usapan natin, how to change your story. Huwag tayong umuwing walang ipon at eto, dagdagan natin at walang plano. So, okay? So, marami sa atin umuwi kasi walang plan. Mamaya pag-usapan natin, okay? So, didiscuss ko po ngayong umaga, ano ba talaga yung nagiging natural or sinusundang pattern ng mga OFW, okay? And eto, i-break natin. Eto tayo dapat, okay? Kaya let's go, let's go. Okay, so simulan na natin. This is the normal story of an OFW, okay? So, sa dami ng mga na-quotes na rin natin, nakita natin, mga kapitbahay natin, mga kwentong OFW, normally, ito po yung nangyayari, okay? So, madalas po, umuwi ng no savings. Walang ipon, madami, di ba? Ako, madami po ako nakita talaga, iba malalapit sa puso natin, ba? Kakilala talaga natin personally. So, yung pera, sakto lang na pinangbayad sa pinangsundo, pang happy, alam niyo, pang libre ng mga 1 week, ng mga 1 month, then after that, wala na. So, no savings, okay? And meron din po tayo mga OFW na umuuwi na broken. Doc, ano po yung broken? Broken, ibig sabihin nawala na rin yung family niya, nawala na yung asawa niya, na yung anak niya, ano na, hindi niya na mapasunod. Broken, yung iniwan niyang family na masaya, na maayos, na naging dahilan ng pag-abroad niya, pero pag-uwi niya, wala na. May iba ng mahal, may iba ng sinusunod. And broken, ano pa ibig sabihin ng broken? Physically, di ba? Marami umuwi sa atin na ang dami ko ng sakit, doc, dito sa gilid, dito sa likod, dito sa mga ibang bahagi ng katawan ko. Hindi ko na kayang gawin yan. Meron akong isang kakilala po, hindi na talaga siya makapagbuhat kahit ano. Kasi na-damage po yung likod niya, sa ano po siya, sa barko po siya. Pero girl po siya, si kakabuhat din ng something. I don't know kung paano nangyari, pero broken, di ba? And emotionally, broken. Madaming umuwi na hindi masaya. Nakita mo na lang, natulala na lang. What happened? What wrong? What's wrong? Anong nangyari sa ibang bansa? Di ba? So broken. What else? Marami din pong umuwi ng mga OFW that they are lost. Meaning to say, wala silang, hindi nila alam anong gagawin nila. Yung question na what's next, yun talaga appropriate sa kanila. So, hindi nila alam, saan ako kukuha ngayon ng source of income ko? Ano ngayon yung magiging trabaho ko? Ano magiging negosyo ko? Diba? So, most of them, ganun po talaga. And, last po, maraming umuwi na problematic. Maraming question mark sa sarili niya. Hindi niya na-compose ang sarili niya. Hindi niya na-alagaan. Hindi niya, you know, hindi nakapag-plan and all. Okay? Problematic. Ang daming problema. Kasi alam nyo kung bakit? For 2 years, 3 years, 5 years, hindi nakatapos ng pagbabayad ng utang. For 5 years, walang natira sa kanila. Okay? So, ito pong istorya na to sa ating lahat ng mga OFW. May panahon pa para tapusin natin. Okay? Change your story. From here, let's go here. Okay? So, eto dapat ang maging story natin. Lahat ng mga OFW, lalo kung follower kita, sa dami ng mga vlogs na inihandog ko po sa inyo. So, dapat hindi na tayo ganito. Tama? Okay? So, pwede kayo mag-message sa baba. Sabi mo, Doc, yes, salamat. May natulong po sa akin ang mga vlogs. Eto na ako ngayon. Okay? Let's go. Let's go. Okay, so, pero bago yan, mag-announce muna tayo. Announcement natin sa lahat ng mga OFW. Eto po,
announcement natin, good news sa ating lahat, nasa second batch na po tayo ng passive income sa sapatos business. So kung ikaw po ay OFW at meron kang naitabi na pera, gusto mong kumita, sabi ko nga, you monetize your money, so pwede ka po mag-avail sa sapatos business natin sa Bulacan, pwede ka po sa consignment partnership natin, okay? Second batch na po yan, pwedeng kumita ang pera mo, pwede kang kumita kahit nasa abroad ka, okay? And of course, IMG Rockstar, if you want to avail with your investment, pwede kang mag-mutual funds and Kaiser. Doc, ano ba yung Kaiser? Ang Kaiser po ay 3-in-1, life insurance, health insurance, and investment, okay? Para hindi tayo umuwing ganito, di ba? Meron akong mutual fund, Doc, malakas ang loob ko. Meron akong Kaiser, di ba? Congratulations sa inyo lahat, alright? So kung wala pa, you can start this, mag-PM ka lang sa personal FB ko. We can help you, we can assist you sa team mismo ni Rockstar, okay? And of course, Reveal Beauty and Cosmetics for only 2,400, pwede ka lang mag-negosyo. Yung pamilya nyo dito, bigyan nyo ng negosyo, 2,400 lang, okay? And of course, online coaching para sa lahat ng mga OFW, pwede po rin yan. And the 4% focus upon entrepreneur webinar natin, pwede po, kahit sa Zoom lang po yan. So kung may business po kayo dito sa Pilipinas, pwede kayo mag-join, okay? And of course, Rockstar Coffee, open tayo for franchise. Lahat po na yan, we can help you. Passive income, mutual funds investment, Kaiser, dyan lang sa personal epic, okay? Alright, so tuloy tayo. Eto dapat tayo, okay? Eto, change your story. Huwag kang umuwing walang ipon at walang plano. Dapat pag-uwi mo, may hawak ka, okay? Meron laman ang bank mo, 500,000. Doc, ang laki. Kaya nga po eh, alam mo, dapat yung target natin, yung dream mo, yung di ka makali, hindi ka makatulog. Kasi kung 10,000 lang yan, 100K, madali po yan, makatulog tayo. So lahat ng pangarap na nakakatulog ka pa rin, madali po yan. Kailangan ng pangarap mo, hindi ka nakakatulog. 500K, 1 million, kaya mo yan, kayanin natin, okay? And of course, next po, eto ha, eto dapat ang story mo, okay? You have an improved life. Dapat yung buhay mo mas nag-improve kaysa sa buhay mo nung hindi ka pa nag-abroad. Pag-uwi nila dito, gulatin mo sila physically. Tingnan mo, yung physical ano natin, alagaan yung kutis mo. Nandiyan ka na sa Korea, mag-ano ka, glassy skin, di ba? Samantalahin mo na. Ay, alagaan natin sarili natin. Para pagdating mo dito, wow, iba na siya, di ba? Improve ang sarili mo. 'Di ba? Mas makinis ka, 'di ba? Eh syempre nandiyan ka na eh, 'di ba? So improve natin ang physical appearance natin. Alam mo kasi titingnan tayo nila Marites eh. O pag-uwi mo dito sabi nila, "But ganun mas umitim siya, 'di ba? Wala tayong oras sa maitim, ah. Maitim din ako. But ganun parang mas pumangit siya." 'Di ba may mga ganun? May mga ganung comment di lang natin alam, 'di ba? Kaya nga let us improve our life physically, okay? Next, dapat pag-uwi natin, meron ka rin bagong alam. Kung nandiyan ka, sabi ko nga, kung nandiyan ka sa Korea, kailangan may natutunan ka ng Korean language, di ba? May second language. So, pagdating mo, sabi mo sa pamilya mo, anyong sa'yo, o, di ba? O, kung nagaling ka ng Saudi, salamalaikum, di ba? Dok, ba't alam mo? Eh, ganyan po ako Saudi. Hindi po, kasi mga members ko po, mula sa IMG, mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kaya yung batian namin sa Zoom, ganun ang mga bati natin. So, dapat may bago ang alam, language skill. So ngayon, iba na yung pagluluto ng sinigang mo, di ba? Iba na yung pagluluto ng ulam nyo ngayon, di ba? Iba na yung type of, you know, yung skill na alam mo ngayon, pang international na. International standards, alright? Okay? So ano pa dapat ang story mo? Alright? Ang story mo po, next is eto po. Meron kang concrete plan, okay? Meron kang alam eto. Ganito po siya. Simplify natin. Pag-uwi mo sa Pilipinas, alam mo kung ano ang gagawin mo. Marami pong nag-abroad, ang daming question. Ano ang gagawin ko po? Maraming nagtatanong sa atin, nagpapa-coach, "Doc, tapos na ako ng kontrata, anong gagawin ko?" Sabi ko, "Ewan ko sa'yo." Hindi, joke lang. Hindi ba kasi dapat alam natin yan, pinlano natin. So pag tapak ng paa mo sa airport, alam mo na, day one, anong gagawin ko? Day two, eto na. Eto yung negosyo ko. Eto yung bago kong source of income. Alam niyo, may mga nagpapa-coach sa akin. Pag landing po sa airport, ako yung unang tinitingnan. Nung wala pang pandemic, ako yung unang minimit. Dok, kasi ito yung plano ko eh. Dok, ito kasing gusto kong gawin. Okay? Dapat concrete ang plan natin. Okay? And last, change your story. Baguhin ang story. Pag-uwi mo, you have your home. Not literal. Kung literal, okay lang. Congratulations sa mga nagkaroon ng bahay. Okay? Pero, ibig sabihin, buo ang pamilya mo. So, habang nasa abroad ka, isa sa mga objectives mo, inaalagaan mo pa rin ang pamilya mo, inaalagaan mo pa rin mga anak mo, inaalagaan mo pa rin asawa mo, inaalagaan mo pa rin mga magulang mo, mga kapatid mo. Nahiwalay ka lang physically.
Pero emotionally, nandun pa rin attachment mo. Para pag-uwi mo, you still have your home. Para hindi tayo kawawa. Hindi mo alam kung saan ka, kung sino susundo sa'yo. Hindi mo alam kung ano, nandun nga yung anak mo, di ka na pinapansin. Nandun nga yung asawa mo, may iba nang tinetext. Nangyayari po yan, di ba? So, alagaan ang iyong pamilya. Okay? So, sa atin pong lahat, this is the old story. Break this old story. Create your new story. Okay? We can help you to restart your life. Okay? You can have your group second home sa IMG Rockstar. Okay? Mag-message ka lang po sa personal FB ko. So, maraming salamat. Sana nakatulong ang ating vlog. And please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin, lalo sa mga OFW dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago tumunlad ang ating buhay. Thank you very much, Gilibers. Enjoy the rest of the day. Yeah. Let's go, let's go. Salamat po. Kapi po.